Hello, video muna tayo. Update lang. Update ng update. Gumagawa ako ng ano. Ganito ang model niya. Sandali. Mahirap ang pag-isipan. Pinagdudugtong-dugtong ko muna yung harap at yung likod. Nagkakaano na kami ng may-ari at ang hirap kaya kasi kulang yung tela. Nainis pa naman akong gumawa pag magtabas na kulang yung tela. Ipag-attach ko lang yung harap at yung likod. Sugar yung ano niya, sugar yung kanyang parang ano, magbatawag sa sugar. Para inaatok lang ako. Para style umbrella cut. Marami guys tahi. Yung mga natapos ang hindi pa kinukuha. Ayun o. Ayun o. Ilan yan? 6, 1, 2, 3, 4. 6. Yung isa ibinigay ko dun sa ibaba sa kaibigan ko, pinagawaan ko ng mga crystal-crystal. Pinatahian ko. Ito rin may tatahiin din na may tatahiin din na crystal. Eh yung ano, Sri Lanka, sabi ko sa kanya kung pwede tulungan niya ako ngayong Ramadan. Taga ano yun eh, tagalinis ng bahay. Pero marunong siya manahi. Kasi may baby siya. Para ako, daling niya lang man yung baby niya dito, walang problema. Naku, naloko na. Saan na to? Hindi ko pala alam to kung lalagyan ko pa ng tugtong kasi kulang yung tela eh. Loko tong may-ari na to. Pahihirapan ako sa mga kulang na tela. Ngayon nag ano siya, magdadagdag siya ng 1.5. Kasi wala pang tela para sa manggas. As usual, di man ako masyadong magaling mag-video. Sabi nila, i-video ko daw yung pananahi. Tapos, i-edit ko na lang. Kasi talagang ang pananahi, mahaba. Kunyari, kamukha niya, no? Ayan. Hindi yan pantay. Obligado kong i-correct. Kasi hindi straight. Kasi pag pinlansya, makikita pa rin yung diferensya. Pinakamadali namang paraan ng pagtastas, sasabihin ko sa inyo. Kasi yung mga pinapatulong ko sa akin, pati pagtastas, tinuturo ko yung easiest way ba.
Halimbawa, ganyan, dinoble ko na kasi, tatastasin ko, ngayon ang kailangan ko, gugupitan ng, itong side na to, gugupitan mga lima-limang stitches, gugupitin ko ng gugupitin. Para hindi yung hila ng hila, mahirap pagtastas eh. Gugupitin ko lang siya ng gugupitin. Kailangan may pang ganito o pang tastas para madali. Hindi ako sanay gumamit ng ano, yung pantastas na sinusundot. Mas delikado pa yun para sa akin ha. Hindi ako sanay nun. Ngayon pag nagupit na to, itong side na to, nagupit ko na to. Ngayon ito naman, kukunin mo lang yan. Ganyan lang. O, diba? Madali, malinis pa. Hindi pa magkaka... Sure na hindi magkakasugat yung tela. Tapos lilinisin na lang para hindi naman halata na tinastas ng mga kabilang side. Actually, ito, ang pagtabas lang ang mahirap. Pag natabas na siya, okay na siya. Kaya mag-isip ng model at saka mag-iisip ka kung paano siya tatabasin or paano siya pagkakasyahin yung tela. Kailangan balanse sa kabila. Kasi minsan, syempre, mayroon akong nagagawang allowance mas malaki. Mas malaki yung kabila. Ito naman, may guhit ito, may guhit din dito, pero ano lang yan, parang pinaka basihan lang ba, hindi naman tuwid yung pagguhit ko. Bali, kumbaga ako na nakakaintindi, ikaw nang mananahi ang gagawa kung paano mo siya gagawin. Sobrang carb ng katawan nito. 26 ang bewang pero 40, 42 ang puwit, balakang. Napaka-sexy kasi model nitong ng damit. Sa online to eh. Kasi ngayon, kailangan ko matapos yung dalawa. Para bukas, ano na to lahat, lima sa online. Kasi mayroon akong delivery para bukas ng apat na damit. Hindi ko pa naiuumpisahan. Paano ko matatapos na isang araw yung apat na damit? Pwede na may papasukat ko lang. Style ko, alam nyo, sasabihin ko ay, nakalimutan ko schedule mo ngayon eh, kasi pag hindi sila tumawag yung iba kasi ginagawa ko na pagkatapos, ayun, nakapending kasi pag sinabi kong i-deliver ko na o ipapasukat, wala yung mga pambayad pa siguro, sasabihin wala ako sa bahay. Ayan ang mga style nila. Why? Napalaga. Malaki. Salubungin natin konti. Kasi masyadong malaki sobra. Kailangan ipares ko sa kabila. Sasalubungin ko dito. Pero talagang over siya kasi nga may tail. May tail siya. Mas mahaba yung likod kaysa sa harap.
Tsaka ako naman ay mananahi. Hindi naman sabihin na natin always perfect. May pagkakamali din. Kasi minsan natataranta ka sa dami ng tinatahi mo. Kaya kailangan sila, sinasabi ko mag-message sa WhatsApp. Huwag yung call kasi pag minsan nakakalimutan ko sa call nila. Ganyan naman, pagtastas ko naman ng habang, kumbaga on the process, ganyan ginagawa ko. Hinihila ko na lang kabilaan para walang masugatang tela. Meron namang nanonood na gusto nila yung content ko. Meron din namang hindi. Hindi mo naman lahat. Kasi merong, parang ako lang, kuwari nanood ako. Kumisan ayoko manood pag halimbawa game, nahirapan ako. What happened? Kailangan ko palang sundin yung ano, yung allowance ng pencil niya. Kasi pag hindi ko sinunod yung pencil niya, mawawala yung style ng damit. Mawawala yung kipo. Hindi babakat yung kanyang pinakaunang priority niya, yung pababakatin yung kanyang puwet. Sexy nito eh. May-ari ng ano, model ng online. Napakaliit ng bewang, napakalaki ng balakang at puwet. Hindi ko alam kung retoke na ba yun. Galab shout out sa mga manonood. For sure, may galab shout out Ate Bingkay Life. Salamat ng marami sa support sa mga ano ng Team Kalingap na sumusuporta Ate Bingkay Life. Si Sis Angie De Vera, kay Ate Yoli, Yoli Vlog, kay G Franco Vlog, kay May 17, kay May kamukayan o sumobra sa carb. Ngayon nakita ko dito na baka naman umover yung kanyang carb. Mahirapan ako kasi gugupitin yun eh. Hindi pwede hindi gugupitin dahil iyan ko lang ng konti. Pag hindi kasi ginupit, hindi maano yung pinaka-carb lang, hindi maano ng pagkaka kukulubot pag plancha, hindi masusunod. Mega love shout out sa Team Ka Family. Mega love shout out din kay Miss Lei Chong, Madam Lei Chong Channel, sa aking mga member. Mega love shout out kay Sis Leti Pio Channel, kay Peresita Manino, kay Sis Annelyn Piamonte, Elmer Boy TV Official, kay Gilbert Ono, sa aking mga kapamily, yung mga palaging nandyan sumusuporta, kay Mike Ponce TV,
kay Hermanian Alosian, kay Alvin Parikoy. Ay, maglalagay muna tayo ng ano, ha. Stop muna yung ating shout out. Maghahanap ako ng zipper. Wala yata. Ito lang. Walang light go. My God, inaantok ako talaga. Sa dami-dami na zipper, wala pang kakulay yung tinatahi ko. Kasi pag bumili ko ng zipper, ito na lang. Ito na lang talaga. More lighter. Ngayon, na ilalagay natin zipper, kailangan natin magpalit ng zipper put. Si zipper put. Ito yung zipper put. Yung pag inilagay mo siya, sa labas yung kanyang kalahati. Yung sewing niya nasa labas. Alam niyo bang ako yung mananahi na hindi ko nga alam yung ano eh. Hindi ko nga alam yung mga parts ng makina. Basta alam ko lang yung zipper put. Kasi nung nag-aaral ako, tagal-tagal pagturuan yung ano lang parts ng makina. Tsaka hindi naman ganyan yung makina noon. Ordinary lang. Ituturo sa'yo mga isang buwan, dalawang buwan parts ng makina. Susunod na naman, dalawang buwan ka o tatlong buwan, pattern ka ng pattern. Ang tagal, kaya nga 1 year ang ano, pag-aaral. Tapos susunod, hand sewing. Iaano sa'yo yung ano, yung different kind of stitches. Pero ngayon, pag nagtuturo ako dito, may tinuturoan ako dati. Ngayon wala na, natuto na siguro sila. Inaano ko, sinasabi ko na talaga. Kasi nag-aral na sila eh. Shortcut na ako yung tuturo ko. Gusto ko pag tinuro ko itabas, tatabasin na niya, gagawin yung pattern. Tapos, kailangan gawin niya. Para makita ko na agad kung mali. Hindi ko na siya tuturuan ng mga hand sewing. Kasi napag-aralan na nga. Ang nakakapagtaka lang, 1 year na sila daw nag-aral. Wala naman natutunan. Kasi iba naman yung turo ng ano. Basta sasabihin, o ayan, mag-ano kayo. Basta sasabihin lang na kasi Saudi naman ang teacher nila. Sasabihin lang daw, ayan yung libro. Ako kasi hindi naman, kasi yung teacher ko noon sa Samson, sabi nila, sabi ng teacher, natatanda ko yung sa cut and sew. Hindi ko na alam yung pangalan ng teacher, matagal na kasi. Sabi niya, hindi naman lahat, sa cut and sew yun na, kasi nag-aaral akong dressmaking doon. Tapos pumaano ko sa tanghali ng ano, cut and sew. Para kung ano yung gusto ko, tatabasin ko na, tatahiin ko. Kasi marunong na ako eh, nanahina ako ng Saudi. Kaya lang, ang ano ko, tailor graduate ako. Iba pala yung tailor ka kaysa sa dressmaker. Magkaiba sistema ng sukat. Nahirapan ako. Nahirapan ako sa kilikili. Kaya ako nag-aral. Eh, pag nag-aral ka ng dressmaking, ang tagal-tagal, pattern ng pattern. Eh, kailangan kong, ano, manahina. Kasi nag-RTW ako, pakonti-konti lang. Tatahi ako ng mga duster, blouse and skirt, ay blouse and shorts, mga walking duster na tinatawag noon. Ang nagbebenta yung kaibigan ko. Alisin ko na kasi tapos na yung zipper. Ngayon, para malinis, pakita ko naman.
tinatawag tong magic zipper secret. Iba-iba'y tawag nila eh. Secret zipper, invisible zipper. Hindi ba ito invisible? Dahil nakaganyan siya ito, kailan tatahiin ko yun para hindi siya papagaspas-pagaspas. Para hindi siya istorbo. Ipa-plug ko siya. Pero, ayan, ano nangyari? Tingnan nyo. Pag ganyan, pag may tunog, tingnan nyo sistema. Buhol-buhol yung tahi. So, may problema dito. Sa ilalim, ayan. Hindi siya nata-timing sa taas. Pag naubos tong sinulid ko, paktay na rin. Baka nagme-message na yung ano. Eh, 25 minutes. Pag natapos ko ito i-plot, magse-second part set 2 na tayo. Okay lang naman ito, naka-premiere na walang manood. Basta ang ayoko lang nang i-upload agad-agad. Kasi pag-upload agad-agad, ang hirap. Ang hirap mag-upload. Ayaw niyang pumasok agad. At least yung premiere, may time pa. Hindi ako makagamit ng cellphone. Dahil ma-interrupt lalo yung uploading. Cellphone ko pa naman palpak. Ngayon, ito, dahil mahaba siya, gugupitin ko. Nakalimutan ko. Eh, ang ginagawa ko muna, tinatahi muna. Nakalimutan ko lang, guys. Teacher palpak. Tapos, saka ko gugupitin. Tsaka, susunugin. Para hindi siya mas ano yung bubuka yung zipper para hindi siya masira. So okay na to, guys. Papakita natin. I-part 2 naman yung may zipper niya ay ayan. Ito yung zipper niya, di ba? Pag sinara siya, kaya tinatawag na magic zipper. Yung hindi siya makikitang may zipper, di ba? Sa likod 'yun. Ngayon ito, dahil likod 'yan, ito di ba may mga excess na ganito. Kasi hindi ko rin naiintindihan kung bakit. Hinabaan ko talaga yung ano. Anuhin ko siya ngayon. Iti-trim ko. Kasi ayun to eh, mahaba yung likod. Mas mahaba pa pala yung side. Ano na lang yan, tansyahin ko na lang yan. Pantay na siya. Edgingin ko na lang ulit. So, ayan na siya. So, ikakabit ko na lang yung tube lang siyang ganyan. Ikakabit ko na lang yung
Ang gas niya ganito. Ganyan. Pop sleeve. Kaya parang tube. Tapos may butas yung manggas dito. Parang off shoulder. Yun ang pinag-aaralan ko pa ngayon. Kung kasi stretch, kailangan ko siyang kiputan. Sige na guys. Thank you.